the last step ng ating no? So congratulations at natapos mo na rin yung lahat ng steps ng ating dapat paghandaan sa business para kumita ka na. So kung lahat ng na-discuss ko sa iyo, lahat ng tutorials na nakita mo noon is natapos mo na siya, na-apply mo na siya, congratulations, dahil ngayon ang ituturo ko na sa iyo is para kumita ka na sa ating business. Okay, so congratulations at hanggang dito ay umabot ka pa. So ngayon ang ituturo ko ngayon is about trafficking. So sa business natin, ang pinaka nagka-create talaga ng income is yung trafficking. So kung tatanungin kayo ni Coach Roel, in soon in the live trainings natin, so ano ba yung pinaka nagka-create talaga ng income sa ating company? So ang isasagot nyo is trafficking, okay? So ano ba yung trafficking? So again, ito yung paalam sa mga tao na meron tayong business, ano. So kumbaga, kung i-classify natin yung sarili natin is dapat maging magtataho tayo, yung ipinagsisigawan talaga natin na may tinitinda tayong taho. So the same lang din sa atin is i-advertise natin o i-promote natin lagi yung ating business, ano, through Facebook, kasi sa Facebook yung pinaka marketplace natin. Ayan, para yung tao na mismo yung lalapit sa atin. So take note ha, hindi tayo nag-i-invite, hindi tayo nagpapasalay ng tao, yung talaga tayong nagkakausap sa kanila, uy, sumali ka dito. So kung siguro kung familiar kayo ng networking, baka na biktima din kayo ng take a lunch or take a coffee, ano. So ayan, at yung pagpasok nyo sa take a coffee, iba pala yung napasukan nyo. So bigla na lang kayo na may nag-aaliluya na dyan, nag-aamin-amin na, diba? So ganun ako dati eh. So sa old networking na nasubukan ko is inaano ako ng mga friends ko, eh Jollibee tayo, tapos napuntahan ko is iba, hindi Jollibee. So merong nag-ano doon, power, ganun. So iba, tapos walang Jollibee na nangyari kasi ano pala yon, orientation or seminar ng networking. So dito hindi na tayo magaganon sa mga clients natin. Sila na mismo yung papalapitin sa atin. Sila na mismo yung pahapahabuli natin sa atin. So katulad nung nangyari sa inyo, so hindi ko kayo in-invite, ano? Hindi ko kayo in-invite na sumali kayo dito. Ang ginawa ko lang is nag-promote ako sa inyo, nagsalita na ganito yung mangyayari sa inyo pag sumali kayo, at yun, kayo na hooked, hindi ba? Kung tama ako. Yun lang yung gagawin natin. At para magawa natin yun, ang pinakauna natin gagawin is, ito na yung number 4 na assignment natin, joining business-related groups, buy and sell, OFW page, hiring jobs at business groups. So ngayon, paano mag-join ng groups? So hopefully may mga groups pa tayo ma-joinan, okay? So dito sa search button, ayan, i-search nyo lang buy and sell. Ayan. Take notes. Dapat yung sasalihan ninyo na mga groups is more than yung mas marami yung ano nila. Rules sa rules. Mas marami yung members, kasi mas marami yung members, the more yung makakakita ng ating business. Ayan. So katulad niyan, buy and sell member tayo dyan. 396,193 members. So ibig sabihin 396 1,000 yung pwedeng makakita ng inyong getaway video or yung promotion natin. So example lang ha, para maniwala kayo, hanapin ko yung ating video. Saan ngayon? Parang dito ata yun. Dito. Tingnan natin ha, kung ilang views na ba yung ating video. Saan na ba yun? Ba't nawala? Kabayan, so, saan ibang OFW katulad ko? Yan, so may 6,407 tayo na views dito. Kung titingnan natin, so
Ayan, kung titingnan natin, nasa 30,000 yung number niya. So, mga 6,000 pa yung nakatulong. Ayan. So, ganun. So, kinakailangan na yung mga groups natin is marami yung members niya. Second rule is dapat active pa yung ano natin, yung sinasalihan natin. So, paano ba siya makikita na active pa siya o hindi? So, paano ba siya malalaman na active pa ba siya o hindi? So, katulad nito, saan ba? Dito tayo sa ano, sa groups na nasalihan ko na. Check natin kung ano ba yung hindi masyadong or hindi na talaga ano dito. Hindi na siya active. Check natin ha. Sana. Ito. Example lang natin. So, malalaman natin na hindi active ang isang group pag yung post niya is sobrang late na, hindi updated. So, once na hindi na updated yung posting niya, isaw nyo na yung salihan. Okay? Ayan. Ito. So, 2018 pa. So, hindi na to active talaga. Ano? So, yun. Again, rules. Rule number one, kinakailangan na maraming members yung groups. Rule number two, kinakailangan online pa or active pa yung group. At last na rule is, kapag sumali kayo sa groups, is, anuhin nyo muna yung mga rules and regulation nila. Ayan. So, yung mga rules and regulation nila, i-observe ninyo kasi once na sumali kayo doon, tapos napopost kayo ng inyong promotion, tapos hindi pala pwede, is pwede kayong ma-report, ano? Pwede kayong ma-report at ma-block ni Facebook. So, yun. Now, so, buy and sell, hiring jobs, yan, i-search nyo lang yun. Hiring jobs, tapos OFW pages at yung ating ano yung last business groups. So i-search niyo lang yan tapos mag-join kayo. So after na mapanood niyo to is agad kayo mag-join. Kasi kinakailangan niyo pa yan, yung iba kasi niyan is kinakailangan pang hingin yung permission ng admin bago kayo maka-join doon. Ayan. Now, paano kayo magpo-post sa Facebook ng trafficking? So, paano ba? So, example, advice ko sa inyo para mas, ano siya, mas madaling makita yung inyong post, no? Mas madaling mapansin, is kung mayroon kayong ganito, yung sa groups ninyo is, makikita nyo na 3 hours ago, may nag-post dyan. Ayan. Tulad yan, yesterday. So, ibig sabihin, active yan. So, pwede nyo yan directly kayo mag-post yan. I-click nyo lang yan. Tapos, dito sa share something with the group, dito tayo magpo-post, ano, ng ating promotion. So, yan, what's on your mind? So, ako kasi is may, ano na ako, gumbaga, template na ako. No scratch na ako, na may scratch na ako para makapag-post. So pwede niyo rin 'yung gawin, kumuha na kayo ng mga notes ninyo para direct na lang kayo na mag-post o hindi na kayo magta-type-type pa doon sa ano, sa share something with the group, sa group niyo. So copy paste niyo lang. Tapos dito, what's on your mind. I-paste niyo 'yung caption niyo.
tapos add a video ka lang. So, yung mga video natin, ibibigay ko yan sa inyo, yung mga free traffic videos natin. Yan. Ibibigay ko yan sa inyo. Pwede rin kayong gumawa ng sariling yung video kung sakali man. Ano? Para mas mahook yung tao sa inyo. Pero kung wala pa kayong video, is pwede yung mga free traffic natin. So may mga free traffic tayo dyan na provided ni company. Isasend ko yan sa inyo. Ano? Kasi since tapos na kayo sa ManyChat, tapos na kayo sa lahat, ready na kayo mag-traffic. So isasend ko yan sa inyo pagkatapos ng video na session na ito. So ganyan. So pagkatapos niyan, post mo lang. Okay? So ngayon, may tatlo akong bagay na ipapakita sa inyo na talagang dapat yung alalahanin or i-remember palagi. Sa pag-post kasi ng mga videos is may tatlong mukha yung mga pages na ma-meet ninyo kapag mag-post kayo. So unang-una, yung ginawa natin na pag-post is ganito yung mukha. So dito, ang hahanapin nyo lang is share something with the group para makapag-post kayo. May iba ring pictures, ayan, katulad nito na walang share something with the group. So ang gagawin niyo is dito kayo sa discussion papasok. Pag nakapasok sa start discussion, ayan, the same lang din yan sa share something with the group. Next na mukha ng ating next na mukha ng ating mga pages no, na nasasalihan is wala siyang start discussion, wala din siyang share something with the group. So, ganito yung mukha niya. So, ang gagawin nyo is dito kayo sa discussion papasok. Yan. So, pagkapasok nyo sa discussion, hanapin nyo lang yung share something with the group na sapi na kataas na parte ng page, ng page na yan. Yan. So, dito na kayo magpapost ng ano niyo mga promotion. Again, kinakailangan yung mag-join ng groups by Ansel OFW pages, hiring jobs at business pages. Pagkatapos sa pag-post, kinakailangan nyo lang hanapin yung share something with the group. Kung wala man, hanapin mo yung na-discussion or start discussion. Okay? So, ganito. Share something with the group para makapag-post. Discussion, start discussion para makapag-post. At yung isa, yan, discussion para makapag-post. So, yun lang sa ating trafficking. Yan, so pagkatapos niyan, ang gagawin niyo pag mayroon na kayong, pag nakakapag-post na kayo, so doon na kayo pumunta sa inyong ManyChat. At i-check nyo palagi yung inyong live chat. So, sa live chat, papasok yung mga inquiries ng tao. So, unang-una mong i-check muna pala. Ayan. So, pasok tayo sa aking account. Account, ayan. Account sa ManyChat. So, pasok tayo dito. So, dito, ang pinakauna mong titingnan talaga every time na papasok ka sa ManyChat is ito yung titingnan mo. Yung net subscribers mo. Bakit? Kasi once na bumaba yan, katulad yan, dahil hindi ako nagpo-promote ngayon, so once bumaba yan, ibig sabihin walang papasok na income sa'yo. Kaya kinakailangan na yung mga graph dito is pataas. Yan ang pataas, ang pataas. Kasi pag pataas, yan ang pataas, maraming papasok na income sa'yo. So, ibig sabihin, maraming makakakita niyan. So, huwag niyong hayaan na bababa yan ang bababa. Okay? Next, dito kayo papasok sa live chat. So, para makapag-monitor kayo sa mga inquiries ng ating mga client. So, for example, katulad niyan, check nyo lang. So, may message yan na pinadala. So, para mas madaling yung makita yung message na pinadala niya,
i-click nyo lang itong face na to sa taas. Asan na? Tagal dumating. Ayan. So, ito, i-click nyo lang yan para mas maikli na lang yung makikita mo agad yung mga message niya, no? Mga message niya na pinadala sa'yo. Hindi na yung sequences na makikita mo, mga messages na. Ayan. So, maikli na lang. Kaysa kung hindi mo yan i-active, tingnan nyo. Ah, tingnan nyo kapag hindi yan naka-active. Ayan. So, pag hindi yan naka-active, sobrang taas talaga. So, mag-scroll up, scroll down ka pa. Kaysa kung i-ano mo yan, i-active mo yan, kaunti na lang. Tingnan mo. So, mahihirapan ka niyan kasi maraming messages ang makikita mo. Ayan. So, again, pagkatapos mo mag-trafficking, pumunta ka agad sa live, sa mini chat mo. I-check mo yung net subscribers mo kung tumataas ba yung graph or bumababa. At yung live chat mo. Kasi doon ka sasagot ng inquiries. For example, paano ba ang sagot ng inquiries? Pumunta ka sa live chat, hanapin mo yung mga messages na may tanong. So katulad niya, nagtanong siya, nag-how siya. Ayan. So, hanapin natin live chat yung nag-inquire ng how po. Okay? So, check natin dito. So, pag ganyan naman, ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, okay na yan. No need na natin replyan kasi na-click na niya yung training. Ayan. Okay, so I hope marami kang natutunan sa ating last tutorials, ano, para kumita na para maging handa sa kitaan na. So again, congratulations at natapos mo na rin na ihanda yung sarili mo sa ating business. So if meron ka pang katanungan and if meron ka pang mga concerns about sa business natin, is huwag na huwag kang maghiyang magtanong sa akin, i-message agad ako para mag-guide agad kita at para masagutan natin at maklarify natin yung mga tumatakbo sa isip mo na hindi naman dapat tumatakbo dyan. Okay, so I hope na magiging successful kind of future. Yan, so apply mo lang lahat ng mga natutunan mo. Huwag na huwag kang huminto, huwag na huwag kang sumuko. Dahil at the first stage talaga, learning stage pa rin yan. Ano? So, first na posting mo, second na posting mo is hindi ka pa dyan kikita kagad. So, mayroon ka pang mga challenges na mami-meet up dyan. And again, yung mga challenges na yan is included as learning stage. Kaya, wag na wag kang sumuko. Patuloy ka lang na mag-post, mag-advertise. Dahil, pagkatapos niyan,
income talaga yung ang kapalit niyan. Okay? So, good luck sa journey mo. God bless. At congratulations. At I hope na makita ko rin na mag-boom yung business mo at magkaroon ka din ng maraming students. Okay? So, maraming salamat at ingat ka palagi.